Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito. Ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin, kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang Salita ng Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay magaharing walang hanggan, o purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigilyo naming taga-subaybay. And muli, Happy Easter! Hindi pa po tapos ang panahon ng muling pagkabuhay ni Kristo. We are still celebrating the gift of Easter. Sana po ay nakikita pa rin sa atin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Huwag naman po sana mangyari yung
isinagot sa akin ng kaibigan ko pagkatapos ng Holy Week, no? Pagkatapos ng Holy Week, nang tinanong ko siya, nung magkita kami, sabi ko, kamusta ka? Siyempre, pagkatapos ng mahabang bakasyon, sabi ko, kamusta ka? Ang tagot ba naman sa akin? Eto, Father, back to normal. Wow! Nung sinabi niyang back to normal, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin niyang back to normal. Ibig ba niya sabihin, nung panahon ng Kwaresma, nung siya ay nagpatawad, nung siya ay nagnilay, nagtika, ibig sabihin, abnormal ba yon? Abnormal ba ang magpatawad? Abnormal ba ang magmahal? Sana po ay huwag naman natin isipin na sa talagang extraordinary ang ginagawa natin kapag dumarating ang mahal na araw, ang Kwaresma. Dapat kahit hindi po mahal na araw o Kwaresma, panahon ng Kwaresma, nagagawa pa rin natin yung magtika, magnilay, magmahal, magpatawad. Kaya tandaan natin mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Kristo o ng Diyos na buhay. Tayo po ay mga anak ng liwanag, hindi ng dilim. Tayo ay mga anak ng buhay, hindi ng kamatayan. Happy Easter, 7th week sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter. Pero mga kapatid, tandaan po natin na pinagninilayan pa rin natin ang pagpapakita ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya sa Ebanghelyo natin ngayon, si Kristo ay muling nagpakita sa chapter 21 ng Ebanghelyo ni Juan. Makikita po natin ang tagpo ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Pero balikan po muna natin, mag-rewind muna tayo, no? Sabi nga ng mga kapatid, throwback, no? Throwback tayo ngayon, no? Throwback Friday, no? Dahil balikan natin yung tagpo muna ni Pedro at ni Kristo bago siya mamatay. Tandaan po natin na tinawag ni Kristo si Simon na Pedro. Ibig sabihin ay Pedro, bato, rock. At ang sabi ni Kristo, sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ibig sabihin, nung tumawag si Kristo ng mga alagad, sila ay ginawa niyang malakas. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihan. Kapangyarihan hindi lamang ng katawan, hindi lamang lakas ng katawan, kundi lakas ng isipan, ng kalooban. Tinawag ni Kristong Pedro si Simon, na ibig sabihin ay bato. Pero mga kapatid, kapansin-pansin po na sa chapter 21 ng Ebanghelyo ni Juan, nang muli siyang tagpuin ni Jesus, siya ay tinawag muling Simon. Simon, no? Siya ay tinawag na Simon, anak ni Juan. Simon, anak ni Juan. Hindi na Simon Pedro. Bumalik yung pagiging Simon niya. Bakit kaya? Siguro mga kapatid, maganda itong paalala kay Pedro na hindi naman talaga nawala ang mga kahinaan niya, ang mga limitasyon niya nung siya ay tinawag na maging pinuno ng 12. Nung siya ay tinawag ni Kristo na mamuno sa 12, hindi naman talaga totally nawala yung limitasyon, yung kahinaan ni Pedro. At malalaman po natin yan dahil nang 3 beses na sinabi o tinanong ni Jesus si Pedro kung mahal siya. At nung si Pedro ay 3 beses na magod na oo, at sa 4 beses pa nga medyo nalungkot si Pedro, ano ang sabi ni Jesus? Pedro, tandaan mo ito, 3 beses mo rin akong itatatwa. At naganap yun. Nangyari yun. Yun ang sobrang iniyakan ni Pedro. Yun ang sobrang ikinalungkot ni Pedro. Pero mga kapatid, pagkatapos ng tagpong ito sa Ebanghelyo natin, hindi tinanggalan ni Jesus ng kapangyarihan ng tungkulin si Pedro. Anong ibig sabihin ni Jesus? Bilang isang leader, hindi ibig sabihin perpekto ka na. Bilang isang leader, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na sa pagkakamali, ligtas ka na sa kahinaan, ligtas ka na sa limitasyon. Bilang leader, meron din tayong kahinaan. Meron din tayong kakulangan. Kaya nga, we do not only look for a humble or a humble leader. Tayo ay naghahanap din ng isang leader
na handang tumanggap at magbago ng kanyang pagkakamali. Ito ang maganda kay Pedro. Nung ipinamukha sa kanya ni Jesus ang kanyang kahinaan, hindi ito naging hadlang sa kanya para magpatuloy ng kanyang paglilingkod. Bagkus, ito ang nagpalakas pa kay Pedro. Kaya nga, pagkatapos ng tagpong iyon, nang muling mabuhay si Kristo at nang muling magpakita si Kristo kay Pedro, at nang sabihin ni Jesus kay Pedrong, mahalin mo, alagaan mo ang aking kawan. Alam po natin kung anong sinapit ni Pedro. Kamatayan. Ang mahalaga kay Pedro, hindi lang niya tinanggap ang kanyang pagkakamali, hindi lang niya tinanggap o inamin ang kanyang kahinaan. Nagsikap siyang malagpasan, mapagtagumpayan ang kanyang kahinaan. Ang leader hindi lang magsasabi ng I am sorry. Ang leader na nagkakamali, ang leader na nagkakasala, ay hindi haharap sa kanyang kawan at sasabihin niyang, pasensya na, I am sorry, nagkamali ako. That's it. Hindi leader yon. Ang mabuting leader, kagaya ni Pedro, hinarap, tinanggap ang kanyang pagkakamali, at nagsikap magbago. Napaka-timing naman. Ngayon ay Hunyo, ika-anim sa buwan ng Hunyo. Alam po nating magsisimula na ang pasukan ng mga bata. At isa sa mga inaabangan ng mga estudyante sa eskwelahan ay ang pagpili ng kanilang class officers. Pero tandaan natin, hindi na po tayo mga bata lang na kung sino ang mas maraming kaibigan, kung sino ang mas mayaman, kung sino ang mas matalino, yun ang nagiging officer. Paalala po sa ating lahat, lalo na sa mga estudyante, ngayong simula ng pasukan, piliin natin ang leader, hindi lang matalino, hindi lang sikat, hindi lang mayaman. Ang tunay na leader ay yung kayang magpakumbaba at ay yung kayang laging maging handa. Maging handa hindi lamang sa mga ipagagawa sa kanya, maging handa, kundi sa mga ipamumukha sa kanya. Kasama na ang kanyang kahinaan, ang kanyang limitasyon. Mga kapatid, habang patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus, ipagdasal po natin ang ating mga leader. Alam po natin na kabi-kabila na ang mga batikos, ang mga issues tungkol sa ating mga leader. Leader ng pamahalaan at leader ng simbahan. Walang excuse. Lahat tayo ay tinawag na mga leader. Leader sa loob ng bahay, mga magulang, mga panganay, leader sa loob ng pinagtatrabahuan natin, leader sa pamahalaan, leader sa kalsada. Lahat tayo tinawag na mamuno. Tatandaan po natin, tinawag kang pinuno, hindi perpekto. Ang mahalaga, pag hinarap mo na ang kahinaan, ang pagkakamali mo, hindi ka lang magsasabi ng I am sorry. Dapat, ang nagkamaling leader tatayo sa kanyang pagkakamali at sasabihin, I am ready. I am ready to learn. I am ready to correct my mistakes. And I am ready to serve again. Huwag lang I am sorry, dapat I am ready. Amen. I know that it was
some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own. Just another stranger. Don't you know what the dying Jesus saw?